Sisimulan na po natin sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po si Lisa San Juan, Tubong Cainta Rizal. Ako po ay nagtapos ng Chemical Engineering sa Technological Institute of the Philippines noong 1991. Walang minaidad ko. But I don't lie on my age. Okay po, I'm 51 years old and I joined HealthWealth International Corporation noong 2013. Yan. So matagal na po tayo nag-share ng produkto natin na to. And yan po yung isang dahilan kung ba't nandito ako talaga sa HealthWealth dahil napakaganda po talaga ng company and of course, yung mga produkto. Papatunayan ko po sa inyo mamaya kung gaano kagaling talaga yung ating mga products. Yan. Naririnig nyo naman po yung ating mga advertisement diba sa ating FB page. We'll be celebrating our 14th anniversary on September 12, 4:30 p.m. via FB Live. So lahat po tayo tumutok. That will definitely be a very good Christmas gift sa inyo po at sa ating lahat. Tuloy po tayo nagbibigay ng magandang produkto para sa lahat. Di po ba? Ngayon po, umpisahan po na. Always remember lang po, itong ating mga produkto na to, eh, sabi nga natin, the first and only one. Tasted, trusted, and tasted. Tested pa rin. So, double, triple, ika nga yung ating mga produkto. We'll be talking today about Complete Nutrition and Detox Program. Actually, na-miss ko po talaga yung makapagkwentuhan sa inyo. But then, later on, gusto ko lang din po i-announce na meron din po tayong raffle. Mamimigay po tayo ng Lumina Soaps. Yung mga Luminatics po, makikita po natin yan mamaya kung sino yung limang lucky winners. And after din po nito, meron din po tayong The Power of Unilevel Presentation. Pangungunahan po ni Chomon. Yan, The Complete Nutrition and Detox Program. Lahat naman po tayo ay kumakain everyday, hindi po ba? Ito po yung mga kinakain natin. Ang tanong lang, eh, nakakatulong ba talaga to sa nutrition sa ating katawan? Definitely, dapat ang sagot ay yes. Pero ang tanong, nagdi-detox po ba tayo? Yan, di ba? Kasi kung hindi tayo nagdi-detox, kain lang tayo ng kain, baka meron na po nangyayari sa katawan na hindi natin nalalaman. At ito po ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit. Lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya na to, importante po na palakasin ang ating katawan dahil wala pa naman pong vaccine na nadidiscover. Hindi po ba? Wala pa po tayong gamot. Ang isa lamang gagawin po natin ay magpalakas ng katawan, magpalakas ng immune system para labanan ang virus na wala pang solusyon at ito po ay kinakailangan natin noobserbahan araw-araw. We have our health product packs na tutulong po para improve ang ating immune system. Excuse me. Ito po yung ating, syempre, green berry tropical fruit flavor, ang dragon fruit at ang ating chia fruit punch forte. I'm sure yung mga datihan na po natikman na itong mga to. Di po ba may mga favorite na po kayo dito? Actually, ako po halos lahat gusto ko yan. Iniinom ko yan. Depende po sa pangangailangan din ng aking katawan. So, yun po, perpetually, araw-araw, dapat po tinetake po natin yung mga to, katulad ng pagkain na tinetake natin everyday. Hindi po ba? This is our flagship, the Green Barley Tropical Fruit Flavor. Alam po natin na yung barley ang sa Tagalog po ay cebada. Hindi po ba? Ang tatay po ng green barley ay walang iba kundi si Dr. Yoshihide Hagiwara. Ito pong green barley actually ay member ng grass family. Ito po ay galing sa pamilya ng mga damo. So okay lang po ba magdadamo po tayo dito? Kakain at iinom tayo ng damo. Okay lang po ba yun? Yan. Kasi yung damo po nabibigay sa atin na maraming sustansya ang kailangan ng ating katawan. And ito pong ating barley actually nagkocontain ng pure juice from young barley leaves. Tinatawag po natin itong total food. Yan. Si Dr. Yoshihide Hagiwara ay nag-aral po ng 13 taon para pag-aralan yung 150 grasses, grains, and plants at upang madiscover niya ano nga ba yung pinakamasustansyang damo na pwedeng gamitin ng tao. Na kahit wala ka pang sakit, pwede mo nang inumin para maprotektahan ang sarili mo sa anumang sakit.
Siya po mismo ay isang doktor, pharmacologist, gumagawa siya ng mga gamot, scientist, inventor, isang matalinong tao. Pero siya po ay naghanap pa rin ng solusyon. Pwede ba to sa mga taong walang karamdaman? So nakadiscovery po siya ng isang napakabisang damo. At wala pong iba kundi yung barley grass. Yan. Ito po yung tinatawag natin yung na nirecognize din ng science as the most nutritious of all plant foods. It is even mentioned in the Bible 37 times for food and medicinal purposes. Alam niyo na po, narinig na natin ng maraming beses at mababasa naman po talaga sa Biblia. Diba? Kahit po dun sa Quran, nababasa din po na may barley po talaga na ginagamit ang mga tao nung unang panahon pa, before Christ, na ginagamit po ito upang magpagaling ng mga sakit. Okay. Isang doktor po ang magpapatunay, si Thomas Spice, na lahat po ng sakit ay nanggagaling po sa chemicals. Agree po ba kayo doon? Yes. Kasi kung chemicals yan, ibig sabihin, po, chemical engineer, alam po natin, may minsan po talaga ay may masamang sanhi po yan sa ating kalusugan. Hindi po ba? All chemicals our body needs except for oxygen and water can be taken through food. At pagkain po, nakukuha talaga natin yan. So, kailangan lang po talaga ng kumpletong kaalaman or sapat na kaalaman po para mawala o ma-prevent natin itong mga sakit na ito. So, ano po ang kinakailangan? Proper nutrition. Di po ba ang katawan po natin ay binubuo ng maraming cells? This is about an average of 30 trillion cells in our body. Sa isang normal na tao, average po 30 trillion cells, imagine ang dami pala. So, yung mga cells na yan, bawat isang yan ay kailangan po nating alagaan. Di po ba? Kasi pag hindi natin nalagaan yung mga cells, tayo po ay magkakaroon ng sakit. Yan, yung 30 trillion cells na yan, kailangan bigyan po natin ng hangin, katulad din po ng ating katawan. Kailangan po natin ng hangin, hindi po ba? Kailangan nating huminga. Okay, yung po mga nasa bahay, I'm sure iba naka-aircon, naka-electric fan, iba nasa mga sasakyan. Ang tanong po, eh, fresh air po ba yung ating nalalanghap? Walang makasagot. Excuse me. Pero yun po ay normal naman po. Diba? Sabi nga natin, nasan po ba yung fresh air na yun? Siguro po sa mga bukid. Pero ngayon, napakahirap po. Yung nga lang po paglalagay ng face mask and face shield, napakahirap pong huminga. Hindi po ba? So yun po, kailangan talaga ng cells, ng katawan natin, ng fresh air. And kailangan din po natin ng tubig. So ngayon, panahon na to, lalo na kung mainit, kailangan natin ng 2 to 3 liters of water. Unless, meron po tayong sakit o karamdaman, may sa puso, and then sa kidney, limitado po yung ating liquid intake. So, mga 2 liters of water, 8 to 10 glasses, minsan po, dinadagdagan natin, okay lang, basta wala po tayong health issues. Bakit po? Yung tubig na yan, ha-hydrate po tayo, magiging maganda yung skin natin, magiging maganda yung bowel movement natin, and of course, magiging malusog pati po yung mga cells natin. And pagkain. Ang tanong lang po, eh, paano po ba tayo kumakain? Tayo po ba'y kumakain ng tama sa oras? Baka po kasi lagi tayong mamaya na dahil busy tayo sa bahay, importante po na kumakain tayo sa oras. Don't skip meals. Mahilig po tayo sa mga instant, hindi po ba? Lalo na po nagmamadali. Lalo tayo mga dealers, di ba? May presentation ako, mag-i-instant na lang ako. Ingatan po natin dahil madalas po yan, may mga MSG, may mga additives, may mga chemicals sa kasama na magiging harmful po sa ating katawan. Tandaan po natin na ang gulay ay pampahaba ng buhay. So, we always suggest na kumain po tayo ng maraming gulay at maraming prutas. Kasi yan mga yan po, gulay at prutas, madali po siyang i-digest. Diba? High in fiber po yung mga yan. So in about 30 to 60 minutes, natutunaw na po yan ang ating digestive system. So kung hindi po katulad ng baboy, about 2 days po bago matunaw yan. And then yung mga baka, yan naman po ay mga 3 araw bago matunaw. Imagine, ganun po pala katagal, ano? Kaya pag kumakain po tayo ng mga meat, ng mga pork and beef, parang laging malaki yung chan natin pagkatapos, hindi po ba? And hindi rin po natin alam kung saan nanggagaling mga yan. So, ingatan po natin.
Remember, you are what you eat. So, kung ano po kinakain natin, yun ang magiging resulta ng ating katawan. So, yung tatlong bagay na yan, importante po para maalagaan ating mga cells. Dahil pag healthy yung cells natin, healthy po yung mga organs, makakaiwas tayo sa sakit. So, magiging healthy tayo. Sabi nga nating kumpanya, health is wealth. So, yun po ano, tandaan po natin, yung pag-inom po ng tubig, napaka-importante niyan. Every 15 minutes, kahit hindi ka nauuhaw, inom po ng tubig. Para syempre hydrated po tayo lagi, no? Hindi po kasama dyan sa 2 to 3 liters ang kape, ang soft drinks, ang mga juices, yan po ay tubig lamang. Ha? Yan 2 to 3 liters, take note po. Kasi kadalasan po, umiinom tayo ng 2 to 3 liters, yung pala 1 liter doon kape. 1 liter doon kay soft drinks. Tandaan po natin, marami po yung sugar. So, pag too much sugar at hindi naman nako-convert yan into energy, magkakaproblema po tayo sa ating sugar and blood sugar level po natin. Okay po? Yan. So, ano pa po ba yung meron sa ating pong produkto? Napakaganda pag-usapan po, no? Dito sa isang bote ng ating Healthwell Green Barley, sabi nga natin, nothing beats the original. Tama po? Yan. Bakit po? Nothing really beats the Healthwell Green Barley. Ito pong nakikita nyo, the minerals, vitamins, enzymes and amino acids present po yan sa isang bote na iniinom natin. Okay? Gano'ng karami pong vitamins, minerals, enzymes and amino acids yan? About 69 po yan. Diba? Imagine kung everyday umiinom tayo yan at least 60 ml, no? Sabi nga, 60 ml lang pala. Makukuha na natin lahat ng kailangan ng katawan natin everyday. Kasi kailangan natin ng gulay, kailangan natin ng prutas, kailangan din natin ng konting karne for protein. Yan. So, yun pala ay kahit hindi natin makain, ito sa iniinom natin. Kaya nga tinatawag siyang supplement. Diba? Pandagdag. It supplies kung ano yung hindi natin nakakain. Dito ba? Kompleto po yan. At ang maganda rito, yung ating green barley na yan ay merong enzymes. Yung enzymes para po itong spark plug ng sasakyan. Diba? Maandar po ba sasakyan na walang spark plug? Hindi po. Iyan ang ginagawa ng enzymes sa katawan natin. Kung wala pong enzymes, we are dead. Kaya po tayo nakakasama-sama ngayon sa webinar because of the enzymes. Nakakabasa tayo, nakakasulat, nakakapag-text, nakakatawag, nakakapaglaba, pag-upo, pagtayo, lahat po yan because of these enzymes. At importante po itong enzyme na ito. Napaka-alaga ng superoxide dismutase or SOD. Ano po ang main function ng SOD? Tinatanggal lang naman yung toxins sa ating mga cells. Sabi nga po kanina sa umpisa pa lang, it's a complete detoxification and nutrition program. Pagkatapos po natin kumain, kung ilang beses man tayo kumain, 3 to 5 times a day, dapat po nag-detox tayo. Di po ba? Sabi nga, kung kailang kung gano'ng karami ka kumain ng marami, dapat gano'ng karami din, gano'ng kadalas din ang iyong pagdumi. Pero minsan, imposible kung mangyari yon. So, ang pinakamahalaga po, everyday ay regular po yung ating bowel movement. Kasi nga po, hindi naman lahat ng ating pong kinakain ay nakakatulong sa ating katawan. Di po ba, may mga toxins at nalalabas talaga dyan na hindi kailangan. So, dinidetox tayo. Now, pag uminom po tayo ng barley, kadalasan inom po natin ito ng empty stomach. Tama po? Kasi that's the perfect time to detox. Walang laman ng tiyan. Ibig sabihin, yung kinain mo kahapon o kinain mo kanina, iinmin mo ngayon, empty stomach ka na, madidetox ka na. Eh ma'am, paano ba yung detoxification para po sa mga baguhan? Ano po yung mga signal, signs na nadidetox na ako? Pag uminom ka, madalas po dyan, meron kang maaahoy, di ba? Mga carbon monoxide. Nauutot ka madalas, di ba? Tapos iba po pinapawisan ng malagkit, iba po nagkaka-rushes, akala nila may allergy sila, iba po pag may bukol, parang lumalaki yung bukol, ganyan. Iba naman po ay grabing pawisan. And yung iba biglang nadudumi, iba-ibang reaction dahil iba-iba naman po yung chemistry ng ating katawan. So yun po ay mga signs lang po ng ating detoxification process. So, kailangan lang po inumin everyday.
Kasi hindi po ba kadalasan mga dealers, may lalaki sa akin, ay, uminom ako. Pero after 2 bottles, may naramdam ko din maganda, tumigil na. So, encourage natin sila na dapat po talaga tuloy-tuloy. Kasi kung 1 or 2 or 3 days lang siya iinom, and then may nakitang pagbabago sa kanyang katawan, titigil na, hindi po makukumpleto yung detoxification. And the healing process will never happen. So, yun po, dapat i-detox muna, and then kung may sakit, doon po mangyayari yung pagkaling or yung tulong na ibibigay natin sa anumang karamdaman ng taong uminom nito. Di po ba? So, yun po, importante pong nag-detox kasi yun po ang magiging paraan from detoxification, the healing, and then yung new cells. Kaya nga ito po nire-restore ng SOD, yung function and repair ng DNA for less active cells at yung mga older cells. So, papalitan talaga yan. Kaya that detoxification, hindi pong po mapipigilan yan. Mangyayari po yan, no? And nagre-reduce din po ang SOD na risk of cancer at iba pang seryosong karamdaman. Yan. And this is also the anti-aging enzyme. Sabi nga ni Dr. Howard Lutz, 1 bottle a day makes you 10 years younger. Oh, di ba? Itsura mo 10 years younger, 1 bottle a day. Tingnan nga po natin yung mga dealers na mga kausap nyo. Mga mukha 10 years younger o 20 years younger na po yung itsura na sobrang na naman. Ayan mo, no? So, everyday po talaga we suggest kung di kaya mong 1 bottle a day, at least everyday umiinom po tayo, doon natin mapapatunayan yung effectivity ng original na health green barley. Diba? Aside from SOD, meron din tayong enzyme na napakaganda po, the P4D1. May kilala po ba kayong mga mag-asawa na hindi pa nagkakaanak? Kasi ako po, yung pinsan ko, 6 years. Pinasal ko sila bata po, 32 and 30 years old, hindi pa nagkakaanak for 6 years. Sabi niya, ate, magtatry ako ng green barley. Awa po ng Diyos, inom sila everyday, silang mag-asawa ng barley. Yun po, nagkaroon na po sila ng lalaking anak. At hindi lang po yun, naging 2 yung anak nila. Parehong lalaki at napaka-smart na mga bata. Ito po yung ginagawa ng P4D1, nire-repair ang DNA sa reproductive cells. Yan, diba? At tinutulungan din po yung mga inflammation ng oral cavity, dermatitis, natutulungan din po yan umimpis o mawala ng P4D1. Kasi meron siyang ideal anti-inflammatory agent. No? So, tinutulungan po natin yung mga kakilala po natin kasi nakakalungkot din naman mag-asawa tapos wala silang mga baby. Ito po, sabihin lang natin may P4D1 po ito. Mas maganda po kung pareho yung mag-asawa iinom. Basta everyday makikita niyo po ang result. But then again, sabi nga natin, patience is a virtue. Hindi naman po pag inom niya ng 1 month, 2 months, 3 months, baka sabihin, ay wala namang epekto. Diba? Hindi po. So, tignan po natin yung frequency ng pag-inom. Maganda po tuloy-tuloy, no? At sigurado po yan, magko-congratulate sa akin yung mga yan. At ang maganda po doon, ma-i-share din po nila kung ano po nangyari sa kanila, diba? Kahit ako po, na-experience ko po talaga yung mga, hindi po yung pag-aanak ko na po. Yung experience ko po dito sa mga maraming karamdaman, kaya po ako napunta sa health world kasi meron po akong arthritis, diba? Yung arthritis ko po noon, pagigising po ako, nakaganito ang mga daliri ko pag umaga. Since nagbabike po ako, hindi po ako makapag-bike ng matagal kasi ang daliri ko po naninigas na, nabibitawan ko na yung manibela. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ng barley na introduce po sa akin yan ni Applin Sharon na mag-try mo lang to, everyday inom ka lang. Alam niyo po yung detoxification na nangyari sa akin, ang titigas lalo ng ganito, ang sakit lalo ng mga daliri ko. But then, narinig ko doon sa training, yung detox, hindi madali. But sabi nga, no pain, no gain. So, continuously, ininom ko po everyday. And then, less than 1 month po, nawala yung aking arthritis. At hindi lang po yan. Sabi ko po, lumalago na yung mata ko kasi, syempre, umaakyat na ako ng 40 years old eh. Pero habang tumataas yung edad ko po, buwababa yung grado ng mata ko. O sa inyo naman, from 250, 100 na lang po ngayon yung grado ng mata ko. Wala bang palakpak dyan? Yan, di ba? So, yung mga nagsasalamin dyan na lumalabo ang mata,
Yan, talagang tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ng Prada kasi I can tell you, maraming benefits ang ibibigay. Para nga pong scanner yung ating Health Wealth Green Barley eh. Kasi po, pag ininom natin, hindi lang isang sakit o isang karamdaman ang tutulungan nito sa katawan natin. Lahat po yan, from head to toe. Imagine, isa lang naman ang bininom ko, di ba? Health Wealth Green Barley lang naman po na flavor. Pero luminaw yung mata ko, nawala yung arthritis ko, nawala yung aking pong pamimigat ng binte. Yan, marami po talaga. And later, isi-share ko din po anong ginawa nito sa mother ko. Okay, so okay po ba yung ating Health Wealth Green Barley? Yes, because nothing beats the original, nothing compares our Health Wealth Green Barley. At hindi lamang po yan, meron pa tayong second. Naku, grabe po itong isa nating inumin na to, no? The fruit punch with L-carnitine. Forte. Ibig sabihin, forte. When you say forte, it's strength, di po ba? Sa Mayan word, actually may chia pa siya. Yung chia is sa Mayan word for strength, but the forte itself is strength by itself. So, yung po ang maganda dito, considered as the fountain of youth, that promotes longevity and anti-aging. Ano po ba meron dito sa ating fruit punch? Bakit ito na yung paborito ko ngayon? Napakasarap po talaga ng lasa. Dati ko gusto ko na ito, nag-improve pa. Meron po siyang orange, guava, mango, pineapple, chia seeds, and green barley na lagi naman po meron sa lahat ng product natin, and L-carnitine, and of course, pineapple. Ang tindi po, diba, the four seasons na dinagdaga ng L-carnitine, green barley, and chia seeds. Wala na pong tatalo, grabe po ito. Ang sarap na, napakasustansya pa. Ano po yung benefits ng chia seeds? Wala po siyang cholesterol at wala ding gluten. So, may problem po ba tayo matataas ang cholesterol? Huwag po kayong matakot. Uminom lamang po kayo ng fruit punch forte. No gluten, so it will not cause any allergies at all. Recent findings po, this is actually the fountain of youth, anti-aging, and longevity. Also called the superfood or the chia seed as the super seed. Promotes longevity, nabuboost po ng endurance kasi alam niyo po, lalo na yung mga nag-gym, mga tumatakoy, mga athlete, yan. Ito po, inumin lagi talaga, hindi kayo madaling mapapagod. Lalo na po yung mga mommies na nagsuzumba every day or every other day. Kailangan natin palakasin ang katawan. So, nag-e-exercise tayo. Inom po kayo ng fruit punch. Napakasarap talaga. At iba yung, hindi ka talaga madaling mapapagod. Parang yung tropical lang natin, ito, ibang version, ikanan, no? May anti-aging properties, 20% protein, a source of energy, and wide variety of antioxidants, and peppermint din siya ng cancer. Aside from that, dahil may chia seeds na sinama dito, ito naman po yung mga benefits. Heart. It's good for the heart. Stabilizes the blood sugar. Dahil marahilig tayong kumain ng mga kanin, mga matataas na giging sugar po yan later on. Ito pong makakatulong po para ma-stabilize yung sugar natin, no? It has anti-inflammatory effect and relief. Increases the metabolism kaya hindi ka tatapos. Kasi nababurn ka agad mga carbohydrates, mga calories, and sugar na ini-intake po natin. And also improves memory and concentration. Katulad ng ating tropical, nag-i-improve siya ng memory and concentration. Kakaiba po talaga yung mga produkto natin. And merong L-carnitine na dinagdag pa. Kaya mas exciting yung produkto na to. Ito po, mas mabilis tayo maglo-lose ng weight. Gusto ba natin mag-lose ng weight? Sino po yung gustong pumayat? Sumeksi. Ayan. Ito po, pwede natin inumin, ano? Of course, kung gusto po natin mag-lose ng weight, sumeksi, gumaang-gaang, ang timbang, kailangan din po natin ng proper diet. Diet po, hindi diet. Ano po? Diet and exercise. Sabi ko nga, 70% po ang ating katawan, depende po yan sa ating kinakain. 30% lang po yung exercise. So, kailangan po nag-e-exercise tayo. Kahit ganito po naka-quarantine tayo sa loob ng bahay, ako po madalas sa bahay lang nag-e-exercise talaga. 30 to 45 minutes, 3 times a day, walking lang po ako. Check niyo po dun sa Google niyo lang po, marami naman po dun.
matutulungan tayo. So, bago po mag-exercise, inom muna tayo ng barley. Ako po ganun, barley, o kaya po yung fruit punch, and then exercise po ako. So, hindi ka madaling mapapagod, and then iba talaga yung energy ibibigay sa'yo. Try niyo po yun. And of course, the L-carnitine helps the body burns fat into energy. Diba? Lahat ng taba na yan, malulusaw yan. No? Pinapabilis din ang metabolism ng L-carnitine. It increases stamina and reduces fatigue and improves muscles and endurance. So, parang hindi ka talaga mapapagod. 24 hours ang energy mo. No? Okay po ba yon? Ating fruit punch forte? Ang sarap po niyan, promise. Try nyo po. Yung sa mga baguhan po na hindi pa nakakasubok, try nyo po talaga ito. No? And we have our third product, the dragon fruit. Alam nyo po yung dragon fruit, it is also called as a Costa Rica pitaya. No? Yung mga Mexicans ang una naka-discovery at sa kanila po talaga nagsimula ito, paano nga ba itong mga dragon fruit na to, eh anong benefit na binibigay sa katawan natin. Hindi lang po siya kasi exotic fruit. Ito po ay high in vitamin C, vitamin B3, B2, protein, iron, phosphorus, and calcium. At ito po ay may mababang carbohydrates. O, diba? It's not only tasty and refreshing, marami po siyang water and other vital minerals. So imagine, akala mo matamis lang na gano'n, pero punong-puno pala talaga ng vitamina. Ito nga po, ang mga benefits na ginagawa at binibigay ng dragon fruit. Ito po, iniinom ko talaga sa gabi, half bottle, bago ko matulog. Ang sarap kong pantulog talaga siya. And then the following day, iba yung energy mo. No? High in fiber, ha, diba? Natural source of antioxidants. Lahat po yan, mga antioxidants, no? Kung hindi po natin natatandaan yung mga antioxidants, ito po yung mga lumalaban ng mga free radicals na sumisira ng ating mga cells. So, pag marami tayong antioxidants sa katawan, hindi po magdaling masira ang mga cells natin at hindi tayo mabilis magkasakit. Diba? Ika nga yung panlaban mo, yung naturalesa mo ay malakas. Yan. So, ito po, it also helps alleviate arthritis. Sabi ko nga po sa inyo, talagang ang daming benefit ng dragon fruit. Also, good for the heart. Regulates diabetes. Siyempre, papabagal ng pag-edad. Yung pag-edad po natin, inevitable yan. Hindi po yung mapipigilan. Pero ito po, yung mga inumin na at pini-explain ko po sa inyo, sinishare, bumabagal po po yung mga okay lang po ba yan? Pag 60 years old ka, mukha kang 45. Hindi 50 ha, 45 po, di ba? Kasi hindi lang naman isang produkto iniinom natin. Tama po ba mga dealers? Dapat lahat po tinatry natin. And yun na po talaga ang magpapatunay na talagang tayo ay dealers. Kasi lahat po ng products iniinom natin, sinusubukan. Also, dragon fruit helps in weight management. Tumutulong din labanan ang asthma. May mga kilala po ba kayong mga inborn? Yung mga sakit nilang asthma, tulungan po natin using the dragon fruit. Gold mine of vitamins and minerals at yung pong mga may acne, tutulungan din po ng dragon fruit. Yung pong medyo malapot, konting tubig lang dadagdag, iyan po yung gagawin natin facial mask. Hindi po face mask, ha, facial mask sa gabi, pagbabad. Lalo na po ngayon na meron po tayong virus na kumakalat na hindi nga natin nakikita. Napakaganda po talagang palakasin ng ating katawan, lalong-lalo na yung respiratory system. Dahil sabi nga po, pag pumasok sa katawan mo yung virus, talagang lahat ng cells mo, lahat ng mga organs mo, especially the lungs, tinitira talaga ng virus. So ito po, napakaganda po ng dragon fruit. I can suggest, at may mga patunay na rin po tayo, hindi lang yung dragon fruit, pati po yung health food, green barley po natin, may natulungan na po si partner Eman, meron siyang pagpapatunay niya na 5 bottles a day, uminom po ng green barley, awa po ng Diyos, COVID-free na po siya. Palakpakan na po ng pagpunatan ng ating health food, green barley, di ba? Very amazing po talaga yung ating mga produkto. So yan po, we have the 3 ito, popular products na nga ito, hindi kilalang-kilala na ito, di ba? Green barley, tropical free flavor, the dragon fruit, and the chia fruit patch. Yun. And aside from that, yung puntato na yan, eh, hindi naman tayo nagpapahuli sa market, di ba? Usong-uso, kahit noon pa, na ang mga Pinoy gusto magpaputi at gusto maging sexy. So, hindi po tayo magpapaiwan, meron tayong beauty product packs. The Glow Barley product pack and the Glow Light and Fit product pack.
Ayan. Sino po sa inyo ang gustong pumuti? Ayan. Yung mga mapupusyaw ang kulay, thankful tayo, di ba? Pero yung mga morena, mga kayumanggi at gusto pumuti, wala pong masama dyan eh, di ba? Kasi yung papaputi naman, ika nga, in-improve lang natin yung binibigay sa ating ni Lord. Di po ba? Walang masama po magpaputi, kaya lang kung ako papipiliin talaga, ay maganda po yung kayumanging kulay. Di ba? Kasi yung mga Caucasian, yung mga puti, ang gustong-gusto nilang habulin, yung kulay kayumanggi ng mga Pinoy. Sila po kasi nagbababad sa mga dagat ng ilang oras, namumula lang pero hindi sila nagiging tan. Di ba? Pero tayo, ilang oras lang, negra na tayo. Kasi ganun talaga yung balat natin. At yan ang kinaiinggitan nila sa atin. Di ba? Eto po, ano bang meron sa ating Glow Barley, the beauty drink? Kung gusto mo pumunti, eto. Meron pong green barley, collagen, vitamin C, glutathione, lemon powder, and calamansi powder. Siyempre, alam na po natin ang benefits ng green barley. Bukod sa mga nakita nyo kanina, ang green barley, napakaganda rin, di ba? Magpagaling ng mga misugat, may chlorophyll din po ang green barley, ha? And of course, ang ating Glow Barley Beauty Drink, mayroong collagen. Ang collagen po, nagbibigay ng structure sa ating balat. Nagbibigay ng elasticity. Yan, malalaman niyo po kung talagang tayo ay marami pang collagen kung wala pa tayong mga linya-linya. Diba? Collagen po ang dahilan kung bakit po maganda yung itsura nyo sa salamin. Kung ano po yung nakita nyo sa salamin, yan po yung collagen. Yan po yung meron sa mata natin, sa tendons, sa bones, sa muscles, at sa mga ngipin. Yan po yung collagen. No? Kung ang balat nyo po ay pag-pinch nyo pong ganyan, eh bumabalik ka agad, wow, marami ka pang collagen. No? Pag slow motion na, pindutin nyo nga po mga balat nyo. Pakipindot po. Yan. Yung nagluluto, hindi makakapindot. Si Ma'am Jovi. Yan ang online nyo. Ayan. Pag bumalik po ka agad dyan, uy! Elastic pa, di ba? Marami pa tayong collagen. But, nothing to worry kasi pag nagkakaedad, mababa po talaga yung collagen ng ating balat. No? Vitamin C! Of course. Ang vitamin C po ay master of all vitamins. Alam naman po natin, ang vitamin C, tumutulong din po yan sa collagen para po ma-maintain yung mataas na porsyento ng collagen ng ating katawan. Para makapag-produce ang katawan natin ng collagen, kailangan po ng vitamin C. No? Dami pong ginagawa ng vitamin C sa katawan natin, alam niyo yan. Also, in short po, ang vitamin C, pampalakas ng katawan natin. Pampalakas ang immune system, panlaban sa mga virus, di ba? Lalo na po ngayon, you have to take at least 1,000 milligrams of vitamin C every day. Yan. Yung iba po, tandaan po natin, I suggest, pag-uinom po kayo ng vitamin C, kung hindi man dito sa Glow Barley the Beauty Drink, separately, yung po tayo ng sodium bicarbonate. Di ba? Yan po yung, kasi yung kung ascorbic acid, nagpo-cause po ng acid. Sodium bicarbonate po. And of course, we have the glutathione, the master antioxidant. Yung pong glutathione and vitamin C, magkakampi rin po yan. No? So, para ma-maintain po at ma-retain yung ating glutathione sa katawan at hindi mabilis mawala, nandyan po si vitamin C. Yung po yung precursor, yung magkakampi. Vitamin C, magpo-produce ang katawan ng glutathione, ma-maintain yan. Dahil po, may tulong rin po ang vitamins. Magiging effective po sa katawan yan because of the help of vitamins. No? Yung glutathione, nawawala po iyan sa katawan natin kung tayo po ay nagkakasakit. Siyempre, humingi na yung mga cells natin. Nagkakasakit tayo. And, siyempre po, na-expose po tayo sa maraming bagay. Sa radiation. Diba? Kahit saan po tayo pumunta, may radiation na eh. Diba? Yung mga hawak po natin mga gadgets, may radiation po yan. Bumababa po ang glutathione ng katawan po natin. Pag na-expose tayo dyan, iba po, pag nagkaka-cancer, syempre po, nag-undergo ng chemotherapy and radiation therapy. And yung iba po ay naninigarilyo. Kung may iwasan po natin mag-smoke, iwasan po para hindi mabawasan yung glutathione ng katawan. And of course, yung na-expose po tayo sa mga chemicals. No? And ito pong ating lemon powder and calamansi powder together with glutathione, ito po yung nagpapaputi talaga ng katawan, ng balat natin. So ito po yung nagpapalight ng ating mga balat. And
Yung lemon and calamansi, very popular naman po yan na naririnig natin lahat, di ba? Nakakatulong din po yan na bumaba yung stroke risk ng isang tao. Si high in vitamin C din po ito mga to, no? Nagme-maintain din siya ng healthy blood pressure. So, kung alam naman natin, fluctuating ang BP natin at lagi mataas yan, lemon and calamansi, natutulungan po. It also prevents cancer. Grabe, yung mga ingredients natin, nagpe-prevent ng cancer. So, alam nyo na, talagang magiging matibay tayo. It also maintains a healthy complexion. Diba? Sabi nung araw eh, ang mga Chinese daw, umiinom ng kumakay, nagpapalit ng calamansi, pinapaligo ang calamansi sa sinasama ang calamansi ng pagpaligo, kaya daw mapuputi. Tingnan po natin. Pero tayo, internally, iinumin natin at makikita nga natin ang magandang resulta. At nakakatulong din po ang lemon at calamansi sa asthma. Grabe, meron din pala itong benefits for the asthma. It also increases the iron absorption and boosts the immune system at mabilis po siyang magpapalya. No? All in all, pag nakita nyo po itong ating mga ingredients, isa lang po yun eh. You'll definitely begin your journey to lighter and brighter skin. Lahat po yan, ang binanggit ko, and meron po tayong disclaimer sa baba, it is not recommended for pregnant and or lactating women. Bakit po? Kasi baka maka-apekto po dun sa bata. Diba? Iiwasan po natin yun. So, kung meron pong gusto magpaputi talaga, I also suggest na huwag pong masyadong bata. Mga 13 years old, huwag muna po natin painumin siguro, no? Pag mga medyo teenager na po yan, 14, 15, siguro, or 16, mataas. Kasi minsan, nababago pa yung kulay ng mga bata. Hindi po ba? Dati yung itim-itim, biglang nung naging teenager, pumunti, wala namang inom. So, that still can change. So, huwag muna po natin painumin ng mga ganito. Especially yung mga buntis at yung nagpapag-breastfeed. So, tulungan po natin sila at huwag natin sila bigyan ng sakit ng ulo, no? Tanong po natin kung sila po ay buntis. Kung hindi naman, safe na safe po talaga. Okay po ba yan? So, sino po sa inyo ang gustong pumuti? Ayan, o, diba? Dami nagta-thumbs up, no? Mother, pwede na po. Kahit may edad na tayo, walang problema nga dyan, ano? Okay, and ito naman po yung ating Glow Light and Fit, the Slimming Drink. Yung gusto pong mag-lose ng weight. Meron po tayo ang kakaibang inumin, di ba? Kung napapansin niyo po, yung iba po ay biglang pumapayat at nagiging dry ang skin, ito po ang pinaprevent ng ating glow light and fit. Ito po, maglulus tayo ng weight pero glowing ang skin mo, di ba? Iba po, hindi dry. Bakit po? Ito po kasi yung mga ingredients niya. We have the green barley, the psyllium husk, and the lemongrass. Itong mga to po na ingredients na nabanggit ko ay high in fiber. So, ang ibig sabihin, makakatulong po po yan na hindi tayo madaling magutom. So, we feel, ay, busog pa kami. Lalo na yung psyllium husk and lemongrass. Kasi, pag tayo busog, hindi tayo dapat kumakain. Hindi po ba? Yan po. Yung ating pong psyllium husk, ito po ay known for its laxative properties. Yan. So, pag umiinom ka, pili mo talaga, oh, busog ako. So, hindi ka po muna kakain. Di ba? Mabilis po ang pagkakaroon natin ng mababang timbang. Mabababain yan na mas mabilis yung timbang natin. And, yun nga po, no? Ini-slow down yung digestion kasi feeling mo busog ka. Also, it lowers the cholesterol level. And, iniiwasan din po or tinutulungan niya yung mga joint pain na mawala kasi meron siyang anti-inflammatory properties. And, kasi alam po niyo po yung psyllium husk, pag nababad po siya na sa tubig, or let's say, nainom na natin, nag-absorb ng water yan sa ating stomach, feeling mo talaga busog. So, parang nag-gel, parang chia seeds lang din siya. Nag-gel siya, and yung water nare-retain sa kanya. So, since nasa gut mo na siya, sa stomach, you feel busog ka. Yan. So, hindi ka na po muna kakain. Yan. It also increases the RBC count in the blood. And ito po maganda sa mga babae nag-exercise. It gives extra stamina po sa atin, yung pong psyllium husk. Yan, di ba? So, kung gusto mo talaga mag-lose ng weight at talaga mabilis ang pagpayat mo, itong life and fit talaga eh. And may exercise ka pa and proper diet. Ang bilis po talaga. Marami na tayong patunay tungkol po dyan, no?
And of course, yung lemongrass, yung tanglad na tinatawag, ang dami pong benefits nito. Hindi po ba ito'y parang damo lang na tumutubo kung saan-saan? Ako po ay lagi nagpapakulo nito para po sa nanay ko, no? At yun na rin ang iniinom ko, ginagawa po namin iced tea. Dinadagdagan lang po namin ng konting honey, no? Ano po ba ang ginagawa ng lemongrass? Maganda po ito sa digestion. So, may makakatulong po, lalo na sa mga constipated. At nagtatagal po ng trangkaso at sipon. Usong-uso yan, umaaraw, biglang uulan, iba tingang trangkaso, naulanan, naambunan, at sinisipon, maganda po yung lemongrass. And nagpapaganda po ng skin at ng buhok. It also regulates high blood pressure. Ayan. Lowers the cholesterol, prevents infection, boosts the oral health. Maganda rin po pala dun sa oral health natin. Ano, iba kasi, baka merong akala nyo bad breath, pero minsan naman po pala ay internally nagkakaroon ng amoy. So, ito po maganda rin ang ating lemongrass. It also boosts the red blood cells level. At no, yung mga nag-PPMS, nagkakaroon po ng dysmenorrhea, yung pong mga hormonal imbalance sa mga babae, ito po yung lemongrass eh. Ito yung benefit nito. Makakatulong po sa atin yan. It boosts the metabolism at mabilis mag-burn ng mga taba. Ayan, lemongrass. Relieves anxiety, also bloats, yung bloating, feeling mo bloated ka, di po ba? Yung bang kumain ka, pag-pili mo na, dito yung pagkain, tapos bloated ka masyado. Yan po, too much acid. So, yan po, natutulong po yan ng lemongrass sa ating katawan. And high in antioxidants po, ating lemongrass. Ano pa ba meron sa glow light and fit? Ito po, meron tayong Garcinia Cambogia, green tea extract, the sakura extract, and L-carnitine. Ano po ba ginagawa ng Garcinia Cambogia? Ito po, binablock niya yung ating katawan para gumawa pa ng mga taba. So, siya pala yung nagtatanggal niyan, no? Parang hindi na magdadagdag yung ating mga belbel. Yan. Matatanggal yan. At yan nagpuput ng break, naglalagay ng break sa appetite. Yung Garcinia Cambogia. So, medyo maasim din po siya. And ang sasabihin lang naman niya sa katawan mo, pag kumakain ka, eh, tama na, busog ka na. Yan, di ba? And tandaan lang po, nararamdaman natin yon pag mabagal po tayong kumain. So, dapat chew the food properly and slowly. Kasi pag mabilis tayong kumain, yung ating mga neurotransmitters, hindi nagtatransmit ng message to the brain para sabihin na busog tayo. So, dapat po mabagal na. No? Magandang araw po yung kumakain na talagang slowly and nadadigest properly yung food para hindi rin tayo nagkakaproblema sa ating gut. Yun. Ano pa po ginagawa ng Garcinia Cambogia? Tumutulong po siya mag-treat ng parasites and worms. Imagine, excuse me, parasites and worms, minsan di ba sa mga kinakain nga natin, hindi lahat yan malinis. So, nalilinis po niya yung ating gut from the parasites and worms. It also reduces, ito po, yung mga anti-inflammatory, lahat na po yata ang ingredients na nilagay po sa ating mga drinks, meron po. Also, good for the digestion and helps to fight lung, breast, mouth, and gastric cancer. Imagine po yung mouth cancer, madalas po yan nakukuha sa mga naninigarilyo. At hindi lang naman po, yung pong breast cancer naman, hindi lang naman po yan nakukuha ng mga babae, pati po mga lalaki may mga breast cancer. So, ito po yung ginagawa ng Garcinia Cambogia. And also, it increases the exercising stamina in women. Yung katulad po yung binanggit ko kanina. And meron po siyang HCA or hydroxycitric acid, nagbo-boost ng fat burning potential ng katawan natin. Yung po yung maganda sa Garcinia Cambogia, no? Meron siyang anti-obesity property. So yung mga obese, tulungan po natin sila kasi pag obese, masyadong mataba, overweight, magkakaproblema po talaga, no? Pag hindi po natin matulungan. So this is our chance to help people na yun po yung concern. Gusto nilang pumayat pero hindi sila hindi gumaan-gaan ng timbang. So tulungan po natin, no? With the help of our glow light and fit. Meron din tayong green tea extra and L-carnitine. Ano po ang benefits nito sa katawan natin? Of course, energizes our body, boosts metabolism, mobilizes the abdominal fat. Siyempre yun po, mawawala yung mga taba-taba dyan. Mas mabilis pong mag-lose ng weight and it also builds muscle and strengthens.
In short, ito po yung mga benefits na binanggit ko kanina, the glow, light, and fit. Hindi na po isa-isahin, nabanggit ko na siya kanina. And of course, meron tayong Sakura, the flower extract. Sakura, ito po yung cherry blossom ng 10 bansa, Japan, and Korea. Ayan, ito po yung cherry blossom. Meron palang benefit ito, no? Sa ating katawan. Or actually, pampaganda rin po kasi yung Sakura extract. Bakit po? It has antioxidants. Yung lumalaman sa mga free radicals. May anti-glycation and anti-aging. May essential fatty acids na nagre-repair po ng ating mga skin. Prevents the loss of fibroblasts. Yung fibroblasts, responsible po siya para magkaroon tayo ng collagen sa katawan and sa skin natin. And it has anti-inflammatory properties. So, yung Sakura hindi lang pampaganda. Yung pong benefit internal and external. So, ito po yung maganda sa ating mga beauty product packs. Di ba? Yung Light and Fit and the Glow Barley Beauty Drink product pack. No? So, may gustong pumaya, may gustong kumanda, meron tayo yan. Ika nga, kompleto po tayo. No? And ito po, babanggitin ko na rin at ipakikita ko sa inyo sa mga hindi pa rin nakakita yung nangyari po ng benefit na binigay po ng green barley sa aming pamilya. Ito po yung nanay ko, napansin nyo, medyo mataba po siya, di ba? Ito po ay nangyari noong 2016, 77 years old yung mother ko. Ngayon po, 82 years old na siya. Healthy pa rin at maganda pa rin. Ha? Napansin nyo po ba, medyo mataba nanay ko? Ako hindi. Ayan po, si Nanay Feli. July 20 po, nagkaroon siya ng sakit sa balat. Okay? Sa mga hindi pa po nakapakinig at nakita to, gusto ko lang po talaga i-share kung gaano ka-effective yung product natin. Sabi nga natin, this is the product that nothing compares to that. No? Yan po, yung balat niya nagkaroon ng psoriasis. So, hindi ko alam saan galing yun. But ang tansya ko po, ang misip ko, dahil 27 years na po siyang umiinom ng mga gamot, sa buto, sa puso, sa high blood, 7 gamot po everyday ang iniinom niya. Eh ako po, dahil nagtrabaho din po ako sa isang pharmaceutical company, alam ko po kahit paano, na meron din siyempre, pag hindi naman organic and natural, na tulad ng iniinom natin yung produkto, may side effect yan. Tama po. Kasi yung mga produkto po natin, mga organic and natural, lalo-lalo yung health food, green barley. So, nung lumabas po ito sa nanay ko sa balat niya, pinatigil ko po yung 7 gamot. Malakas lang po yung loob ko kasi sabi ko, alam ko na maganda yung produkto. So, itatry ko mismo sa nanay ko. But of course, I believe and I have faith. Nagdasal po ako mabuti ng Lord pagdating mo si nanay ang gamitin mo yung barley. Since this is mentioned 37 times in the Bible, naniniwala po ako na ang barley tutulungan yung nanay ko. Malakas po talaga yung pananampalataya ko, nagagaling siya. So, pinainom ko po siya 3 bottles a day. Umaga, tanghali, gabi, before every meal. And then, meron siyang barley with papaya extract na soup. Yun po yung pinagsasabon ko sa kanya. And nilagyan ko din po ng Heart Plus yung kanyang bote. So, may dalawang Heart Plus yon. Kada iinom siya, nilagyan ko muna yon, no? So, after 5 days, ito po nangyari. Kumapal po ba yung balat? Diba, nakakatakot? Nakakatakot po talaga. Natakot ako, pero sabi ko, ito yung detoxification process na binabanggit ko po. So, kung hindi siya mag-detox, hindi siya gagaling. So, dire-diretso lang pong inom, natatakot ako, pero nandun pa rin pananampalataya sa produkto at sa Diyos, nagagaling siya. So, after 7 days, ito po nangyari, nakalbo si nanay, pero unti-unti, nawawala yung pamamaga ng balat. Nakita niyo po, di ba? Iba na eh. Pinapahid ko po talaga sa kanya, yung barley, nakita nyo, may bote, may cotton. And after 8 days, eto na. So, ito po talaga, naiiyak na ako sa tuwa. Lord, pagaling na si nanay ko. Yan ay 28. After 10 days, eto na po. Kita nyo yung likuran niya. Alam niyo po, lahat ng parte ng katawan niya meron. Harap, likod, lahat po yan meron, no? And after 12 days, eto na. Pinacheck ko lang po siya sa doktor, sa ospital, para lang malaman kung meron siyang allergy and sa derma kung may problema, sabi po wala, magaling siya. So binigyan lang po siya ng derma ng lotion at saka po ng sabon. Parang yung Victoria natin na sabon, yung pong puti, no? So yung po, nakakatuwa lang po kasi 12 days, tiyaga lang po kami, from 3 bottles to 2 bottles a day, ayan na po nangyari sa kanya. Nagsara yung mata ng nanay, namatay yung buhok niya lahat. Pero after 23 days, eto na.
Hindi po ako tumigil hanggang hindi bumalik yung dating balatang nanay ko. So ito na po, 23 days and ayan na po ang naging result. Palakpak naman po dyan. Okay po ba yan? Yan po ang pagpapatunay na talaga pong napakaganda ng ating produkto. Hindi po ako haharap sa inyo ngayon. Ako mismo, hindi ko napapatunayan kung gaano kaganda yung produkto natin. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa pamilya natin. Nagpaalam po ako sa nanay ko na isi-share ko yan. Actually, sa mga talk ko dito sa office, yan yung share ko para alam po ng iba na ang psoriasis, meron palang solusyon. And tayo ng Health Work Green Barley, maniniwala naman na nampalataya na lang tayo. Di po ba? At ito nga po ang pinapaniwalaan ko talaga. There's no price to pay for our health. Wala pong presyo ang kalusugan. Sabi ko nga, kaya po namin dali sa ospital ng nanay ko eh. Kung kinakailangan, sabi niya sa doktor, papakimo siya. Kaya naman po siguro, modesty aside, baby. Kaya lang sabi ko, matanda na si nanay, 77 years old. Papagamon ko pa ba siya na gano'n? Hindi na. So I'll use the natural way. And that is by drinking Health Wealth Green Barley. Kaya yun po ang pagpapatunay talaga na tama po yung mission ng Health Wealth. The mission is to help people have a good nutrition. And then sabi nga, pag tumulong ka sa tao may sakit, sigurado po yan babalik eh, di ba? And yung pong sinasabi natin yung pagkita mo dito, kasi ito pong magandang produkto, may maganda ng sistema, pwede tayo makalibre, kasi hindi naman po masyadong mura yung product. I'm sure pag natulungan natin yung isang tao dun sa kanyang karamdaman, marami na siyang na-save, di ba? Marami siyang na-save na pera doon sa imbis at papagamot niya. Ito po yung sinasabi ko na walang presyo talaga eh. Yung pong ininom ng nanay ko na green barley, wala po yun eh. Kasi sabi ko, kung mahal yung green barley, mas mahal rin nanay. Mas mahal namin yung nanay ko. So, I choose, it's always your choice po eh, di ba? I choose the natural way. Puminom lang si nanay at naniwala na nang palataya rin. So, prayer really works. And yung product that the Health Wealth Green Barley really works. And it works well. So, sabi nga po natin, you can pay now to stay healthy or pay later to relieve pain or suffering. So, yun po. Ngayon pa lang, kahit wala kang sakit, sinasabi ko po, uminom na po kayo ng mga produkto po natin. Kasi mga produkto natin, tasted, tested, and trusted. Subukan niyo po talaga, hindi po kayo magsisisi. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Wala ka man sakit, ito ang inumin mo everyday. At makakatulong, magpalakas sa immune system, makaiwas sa COVID-19, at maging healthy at maging mas mahaba. Ito ba? So yun lamang po, maraming salamat po. Ngayon po, meron po tayo din magpapatunay kung gaano kaganda pa ang produkto. Ito po ang dalawang tatawagin po natin ay mag-share. Patulad ko po, patutunayan nila kung gaano ka-effective ang ating product. Si Miss Myla Sumaya from Horderay Group. Yan, palakpakan po natin si Miss Myla. Miss Myla, magpakita po. Ayan na si Miss Myla. Ayan. Hi, Miss Myla. Good morning. Wonderful morning. Teka muna, Ma'am Myla. Wala pa tayo po. Di meron na po ba? Wala pa pong po, Miss Myla. Yan, okay na po. Yeah, wonderful morning, Miss Myla. Ganda naman ni Miss Myla. Hello po. Tinabahan po ako. Hello, Ma'am Lisa. Thank you po. Okay lang po. Okay po. Feeling ko nilalagnat na ako. My God. Miss Myla Sumaya from Laguna. Ito, welcome po. And the floor is yours na po, Miss Myla, for your testimony. Thank you po, Ma'am Lisa. Palakpakan naman natin sa magsanggaling-galing po niya mag-product. Pasensya niyo na po ako kasi talagang first time po lang po magsalita ng walang kausap. So, it's wonderful morning po ulit sa lahat. Binabati ko po mula Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po yung mga grupo ng PAPS, Power, Pfizer, Onliner, Phoenix, Aces, Eagles, Cooper, at higit sa lahat, ang Tamang Landas Group, ang
Corderay Group. Sa kanto naman natin, talagang napaka-powerful na lahat. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Gusto ko po i-share sa inyo, kaya ako nadirito. Ay, yung pagandahan ng practice, kasi, paano ko nakikita health wealth sa panahon na may sakit po kami lahat. Yung dati ayaw ko po maniwala sa mga nag-share sa akin kung ano-ano ko si Pimit. Kaya nang may dumating po sa bahay, sinishare nila ang health wealth. Ang dala-dala pa na nila dati ay foot pants, ito, ganito. Sabi ko, ayoko niyan. Kasi ang alam ko, kapag inaano ko naman ganyan, bebentahan lang ako. Kaya sagot ko, ayoko niyan kasi ayoko magpayaman, nakakapagod. Pero dahil po sa makulit po yung nag-invite, kasi lahat po tayo makukulit, hindi po ba? Makulit po tayo. Talagang kinukulit natin yung ating mga prospect para maranasan nila kung gaano paganda yung product natin. So ako po, kumuha ako ng isang bote. Sabi ko lang, sige, tatry ko sa anak ko may asthma. Kasi po yung anak kong bunso, mula pa baby, hanggang siya ay elementary, hanggang sa malaki po talaga lagi siyang, halos araw-araw, buwan-buwan kami nasa ospital. Pero tinry po namin yung fruit pans. Nakita ko po yung talaga na-address yung asthma ng anak ko. Kasi po, 2014 hanggang ngayon po, hindi po niya nagagamit yung nebulizer niya. Kaya napakagaling po ng product. So sabi nung anak ko, na time kasi yun, ang sakit ko naman po, may arthritis ako. Sabi nung anak ko panganay, mayan na lang kaya inumin mo. Alam mo yung tinry ko po yung fruit pans. Mag-order po ulit ng barley, pero ayoko po talagang magsabi ko, bibili lang po ako. Na-address po yung aking arthritis. So nakita ko po na maganda. So lagi ko na po nag-ano pala ko nung umpisa, pabote-bote, pa-share-share, ganun po yung ginagawa ko. Iniinom po namin, kasi sabi ko maganda to. Nung iniinom po namin, after February 2016, nagkaroon po ako, nag-bleeding po ako 3 months. So nagpa-check up po ako, sabi po ng doktor, kailangan ko daw po magparaspa. So 35K po ang hinihingi sa akin. Ngayon po, wala po akong 35K noong time na yun. Kaya sabi ko, pwede bang wag na muna ako magparaspa? Sabi naman po ng OB, okay lang, pwede naman. So umuwi po ako, sabi 35K, ang isang ng barley, 8,000. So sabi po nung anak ko, bili na lang kami. Bumili po ako ng barley. Pag inom po po, nawawala 1 week. Tapos magkakaroon ulit ako monthly. Hanggang sa umabot po ng 6 months. Nung pong huling 6 months, hindi ko na po kinaya gabi po. Talagang ako po ay nana, para po akong aanak. Sabi ko, paparaspa na ako. Tinawagan ko po yung OB ko. Tapos sinabi niya na, sige, magpa-ultrasound to uli. And then punta ka dito sa kliniko. Pagdating po namin sa klinik, ayan po yung itsura ko. Nung panahon po ako dinudugo. Dinudugo po ako, pero ako po nag-de-demo. Wala pa yung wala sa akin na ako ay nag-dinudugo. Kasi po, kahit po putla ako, malakas po yung pakiramdam po nung time na yun. Kaya lang, nung huling 6 months na po, tagang hindi na kinaya ng katawan ko. Kaya ang ginawa po namin, nagpunta ka po sa doktor, pina-ultrasound po ako, tapos punta sa doktor, sabi ng doktor, hindi ka nararaspahin, may mayoma ka pala. Ang sagot ko, operahan na ko. Ang sabi niya, hindi, kaya ka dinudugo kasi natunaw siya. Kailangan ka lang salinan ng dugo. So ang pinili ko po, sabi ko, sasalinan lang naman ng dugo. Akala ko po kasi pag sinalinan ka ng dugo, isang araw, uuwi ka na. Ang ginawa ko po doon lang tayo sa walang bayad sa mumurahing ospital. So alam niyo po ba, siyempre mumurahin. Pupunta ko kami alas 9, na-admit po ako alas 5, umuwi pa po ako dito sa amin. Sabi ko, pwede ba umuwi, maliligo lang ako. Ganun po yung style ng buhay ko. Alam niyo po yung OB ko, tumatawag siya. Sabi niya, may palipat ka na sa Holy Family, doon sa private hospital. Sabi ko, okay lang po ako dito. Kaya pala, no, ako po ay sinasalinan, alas 5 po ako na-admit. No, ako po ay sinalinan na. Tinawagan po ako ng OB, sabi niya, alam mo ba kung bakit ako tawag sa'yo? Kasi ang normal na dugo, 10, yung sa'yo, 4 na lang. So naman nga po ako, kasi kahit yung doktor, even yung doktor nagtataka siya, ba't buhay pa ako? Isipin nyo naman yon. Sabi ko, naisip ko, siguro kung hindi ako nag-green bar, baka hindi na po ako inabot. Kasi yung abot na 9 a.m., 5 p.m. pa ako na-admit. Tapos hindi ako nag-green bar, baka doon namatay na ako. Pero salamat po sa Panginoon sa binigay niya company na HealthWell at sa product na green bar. Taga ngayon po, eto, buhay na buhay pa ako. Ayan na po ako noon. Yan, nagbabarley na po ako. Makikita niyo po yung sabi nga ni Ma'am Lisa, pag uminom tayo ng green barley, 10 years younger. Ayan po ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, iba, milyon-milyon na hinahawakan sa barley. Ako hindi ko pa nahahawakan yung milyon-milyon, pero yung nabuhay ako hanggang ngayon, dahil ko pa po ang nagkaroon ng 1 million. Tama po?
wala akong kausap. Salamat po sa Panginoon dahil ngayon ko lang po naranasan makipag-usap. Pagkatapos ng aking kausap ay nagsa-sign language. Purihin po ang Diyos sa ating lahat. Ano po? Kaya ngayon po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, nakilala ko ang Health Wealth Green Barley. Pangalawa, nakatulong ito sa aming pangangailangan. Kaya pinapasalamatan ko ang company nating Health Wealth, si Ma'am Vicky at saka si Sir Joe Espiritu. Dito lang po sa company natin, makikita nyo na makakausap, mahahawakan, mayayap po yung ating may-ari ng company. Sa iba ko kasi nagsara at nagbukas, hindi ko po nakita kung sino may-ari ng company. Nagpapasalamat din po ako sa company ng HealthWealth dahil napakababait na mga staff. Alam niyo po ba na tatawagan ka, isi-share sa iyo yung dapat mong gawin. Dito lang po yan sa HealthWealth. Nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Jo, lalo na po ako sa kanila lahat talaga, kay Ma'am Cora at kay Sir Mel, kay Abdon, kay Ate Weng, salamat. Lalo kay Sir Jong, kay Aquaren, sa Horderay Abundant Group. Alam niyo po ba yung Horder Abundant Group? Yung po yung grupo ko na bago ko lang ginawa, na andyan siya. Alam ko, nandyan sila lahat, sumusuport at pinapanood ako. Salamat sa inyong lahat. Hayaan niyo, meron po ako ibibigay sa inyo. Ayan, sa Horderay Abundant Group. At higit sa lahat po, kay Tita Wilma at kay Tito Louie, ang may-ari po ng service center na Laguna. Sila po talaga yung umaalalay sa akin. Salamat sa inyo, maging kay Kuya Wiley, kay Ate Bea, sa kanilang family po, at sa Wiley Motor Parts. Sabi niya, Tita Myla, pito kami nanonood sa iyo. Hello, hello, hello sa inyo naman. Salamat na salamat. Kaya ngayon po, ang isi-share ko lang sa inyo ngayon bago po ako magtapos. Sa Jeremiah 33:6, ang sabi po doon, but I will heal this city and its people and restore them to health. I will show the abundant peace and security. Ayan po, ang sabi doon. Sabi sa Jeremiah, ito na eh, ito yung galingan eh. Nandito na yung i-restore niya kung ano yung nawala sa atin. Yung ating health ba nawala, ibabalik niya. Kung tayo ba ay naghirap dahil sa mga bagay na pangyayaring mali nating nagagawa, ibabalik ng Diyos yung abundant. At kapag nangyari na yun sa atin, magkakaroon na tayo ng peace at security sa atin. Wala lang, wala po tayong ibang mapupuntahan kundi ang Health International Company. Inyo. Sa nangyari sa ating mundo, sa kapakahirap, lahat nawawala ng trabaho. Wala na, tingin ng ibang wala na, pero may isang company na naandito para tayo ay tulungan. Kaya dun sa mga na-join, na kaya lang nag-join kasi napilitan, pinakulit, inulit-ulit. Marami dito na nag-join kasi inulit-ulit. Alam niyo po ba ngayon pa lang, huwag na kayong magdalawang isip. I-grab nyo na talaga yung ating opportunity na ibinibigay po sted. Kasi ito po yung tugon ng Lord sa panalangin. Yung alam po, nag-pray kayo. Kasi ako nag-pray din ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay na hindi ko mapawagan ng aking mga anak. Dinala. Hindi ako ang nagpunta. Yung kakali ang nagpunta sa amin, dinala niya ang Health Wealth sa bahay namin. Kaya hanggang ngayon, naandito po ako sa Health Wealth para patunayan sa inyo na maganda ang product, maganda ang company, mabait ang lahat, ang staff, kahit maraming problema, hindi po talaga tayo mag-game over. Sir John, naririnig po ako ni John, Jonathan Valle. Wala pong game over sa Health Wealth. Marami pong salamat at marami po tayo. Thank you po. Yeah, thank you so much, Ma'am Myla Sumaya. Palakpakan po natin si Ma'am Myla. Thank you po. Yeah, thank you so much po sa inyo. Napakagandang testimony na is about Mayoma. And of course, lututo po talaga, wala na tayong question doon. Kaya nga, libu-libu na yung natulungan, hindi lamang po pagdating po sa isang sakit o isang karamdaman, kundi napakarang iba-ibang klase, no? And thank you, Ma'am Myla. Naway, pagpalain pa kayo na po ang may kapal. At talagang hindi na kayo 10 years younger, ma'am. Ano? Parang 12 years younger na po kayo sa itsura niyo ngayon. Kasi patuloy nun po ba? Ganun po talaga yon. And long life po para po sa inyo at sa inyo po magbuno. And of course, we have another testimony. Tatawagin mo po natin si Sir Orly Calderon from CAPS. Malakpakan po natin si Sir Orly. Pakinggan natin ang kanyang napakagandang testimony. Hi, Sir Orly. Wonderful morning. Hello. Narinig na po ko? Yes po. Dinig na namin kayo. Tuloy-tuloy na po ang ating pag-share, Sir Orly. Tumpag po saan ang inyong share sa amin. So, wonderful morning po sa atin pong lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa HealthWealth na siyang nagdala po sa akin dito.
na kumbaga kahit unti-unti po nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Ngayon po, ako po si Orly Calderon po, taga Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nagsimula po ako dito sa company noong 2012 po ng July. Ayan. So, 8 years na po ako sa company, pero eh, parang kumbaga sa isang kwan, ilaw, aandap-andap, unti-unti, nawawala po, bumabalik, nawawala ulit. So, dati po akong former employee po ng SM, dyan sa SM Mega Mall. Ngayon po, unang-una po na natanggal po ditong produkto sa aking katawan ay yun po aking asthma. Asthmatic po ako since 5 years old po ako hanggang 25 years old. Yan. So, yun po yung nagawa sa akin ng Parley. Pero, ang kwento ko po ay magsisimula po noong nakita ko po si Sir Jeff po na naging top 14 na po sa company. Dahil nawala nga po ako sa company ng 4 na taon. So, sabi ko po, ang layo nang narating upline. Hanggang po nung April 2018 po, pinuntahan niya po ako dito sa Nueva Ecija para i-encourage po ulit ako na bumalik sa company. Hanggang nagsimula po yung pagbabago ulit sa buhay namin, para makarelate po kayo, sisimulan ko po yung kwento. February 2017 po nung magkakilala po kami ng aking misis ngayon na dati pong girlfriend ko pa lang. Hanggang ito pong May 2018, nagsama po kami. Ngayon po, sa pagsasama po naming dalawa, dumating po sa point po na sabi ko sa sarili ko parang may baog yata sa amin kasi hindi po makabuo ng baby. Ngayon po, hanggang isang araw na lang po, nagulat na lang po ako na tumawag po yung misis ko sa akin. Na-girlfriend ko pa lang that time na sabi niya, my love, sabi niya, umuwi ka na, hindi ko na kaya, dalhin mo na ako sa hospital. Ngayon po, sabi ko sa kanya, hindi ako makaka-uwi ngayong oras na ito, pero merong green barley na health green barley dyan sa lalagyan, kunin mo, timplahin mo isang bote, tapos inumin mo yung kalahati. After 10 minutes, kung walang pagbabago, sabi ko sa kanya, kahit mamayang gabi, dalhin kita sa doktor. Ngayon po, ininom niya po yun. After 10 minutes, tinawagan ko po rin siya, ang sabi niya na wala daw yung kirot. So, dahil nasa health industry po ako, hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala na meron siyang sakit. So, sinamahan ko po kinabukasan sa doktor. Ngayon po, pina-check up po, laboratory po, lumabas na meron po siyang UTI. At 2 days po na umi na may kasama pong dugo. Ngayon po, niresetahan po siya ng doktor ng good for 1 week na gamot. Ang ginawa ko po, sinabay ko po yung green barley na ang ating health well. So, pinainom ko po ng kalahating bote sa araw. Ngayon po, after po ng 1 week na pag-inom ng gamot galing sa doktor at saka yung green barley natin na kalahating bote sa araw, wala na po yung gamot galing sa doktor. Continuous po ng another 1 week po yung ating green barley. After 2 weeks po, dinala ko po ulit siya sa doktor, pina-check up po at din laboratory po. Lumabas po doon, negative na po siya. Ngayon po, sabi ng mga kaibigan namin, baka daw mababa yung matres kaya hindi mag-pregnant. So, ang ginawa ko po, pinahilot ko po siya. After pong hilutin po, pinainom ko po ulit ng kalahating puti isang araw na green barley po ulit. And after po ng 1 month po, na pag-inom po niya na mahigit, ayun po, ang sabi ng misis ko, delay na daw po siya. Ayan. So, nag-pregnancy test po siya at lumabas po doon na buntis na nga po siya. Ayan. Tapos po, nung 3 months na po yung tiyan nung misis ko po, ako na po, hindi naging madali yung pagbubuntis po niya. Kasi po, nung pinatimbang po namin, ang sabi po doon, 35 lang yung timbang niya at masyado daw pong mababa. Ngayon po, kailangan daw bumalik kami ng after 1.5 months para makita ulit. Pero kailangan bumigat daw po yung misis ko ng 4 na kilo. Ngayon, sabi ko sa sarili, parang nagalilangan po ako. Sabi ko, 3.5 months nga, ang 35 lang yung timbang niya, how much more yung isang kalahating kwan, bibigat ng 4 na kilo. Kaya lang po, tinignan ko po siya sa positive side kasi po, meron na po kaming mga dealers, ako po mismo, may mga dealers po ako nag-pregnant din. So, naging maganda po yung kinalabasan ng mga baby. So, sabi ko, kung maganda yung sa kanila, pwedeng maging maganda rin yung kalabasan sa baby ko po. So, ayun po, pinainom ko po siya ng green barley, ng diretso po ng ating health well. And po, after po ng 1.5 months, bumalik po kami doon para timbangin po siya. So, yung hinihiling po na 4 na kilo po, naging 5 kilo. Yan, nakakatuwa po yung nagawa ng green barley po. Tapos po, nung pina-ultrasound po, ayan nga po, lalaki po yung baby.
Ngayon po, nung pong araw na ipapanganak na po yung baby namin, so nung midnight po yun, around 12 po ng midnight, ginising po ako ng misis ko. Ang sabi po niya, manganak na siya. So dahil first baby po yun, then, medyo nataranta po. So dinala ko po siya doon sa panakan. Ngayon, pagdating po namin doon, dahil di siya mapakalit, makirot daw, ngayon po sabi, 2 cm pa lang, so hindi pa daw po lalabas. Eh, sabi, baka bukas pa daw ng mga hapon. So ang ginawa po namin, umuwi po kami. Pagdating po namin sa bahay po, pinainom po siya ng green barley ng ating. Nung hapon na po, dinala ko na po ulit siya doon sa panakan. Ngayon po, pinaglakad-lakad po siya. Ngayon po, sabi, 4 cm pa lang, kaya hindi pa daw lalabas. So ang ginawa ko po, pinainom ko po ulit na pinainom po ng green barley po, ng kalahating bote. Ngayon po, madaling araw na po, around 3 a.m. po, nagulat na lang po ako, tumawag po yung business po. Sabi niya, my love, pumunta ka na dito. Sabi niya, baka ikaw na lang iniintay po, iniintay ng anak ko. Sabi niya, kaya hindi pa siya lumalabas. So pumunta po ako doon kasi nga po, yung hipag ko po yung nagbantay sa kanya. That time kasi kinaumagaan, may presentation po ako sa isang senior citizen. Ngayon po, nung dumating po ako doon, nadatnan ko po siya na nakakuan po siya. Ano bang tawag ito? Parang nagsisimba. Nakabuka ka po siya na kung titingnan mo parang wala nang lakas. Ngayon po, ang ginawa ko, pinainom ko po ulit siya ng green barley kasi baka din niya na kaya kumire. Ngayon po, nung pinainom ko po siya ng green barley, bago po magliwanag, umalis ako sa paanakan, sabi ko, kaya mo yan. Ngayon po, before po mag-start po yung presentation ko po sa talugtog sa senior citizen po doon, nakatuwa po, before po ako mag-present, nailabas na po yung baby ko na ipanganak po, healthy po yung bata. 3.6 po kilogram po ang tawag doon. Yan. Ngayon po, doble po yung panalo ko. Kasi po, naipangalak po yung anak ko ng maayos at the same time nakasolpa po ako that time po ng isang bag ng green barley. Ayan. So, marami pong mga nabago po sa buhay ko po dito po sa HealthWell. Ayan po, ayun talaga po yung anak ko. Ayan si Marky po. Ayan po yung aking baby. Ngayon po ay mahigit isang taon na po siya. One year and one month na po siya. At healthy po yung bata. Hindi po nagkakasakit. Wala pong ibang vitamins yung baby ko kung hindi green barley lang po ng ating HealthWell. Ayan. At ang isa po pong isi-share ko po ay yung experience ko po dito, bagong experience ko po dito po sa product natin. Nung mga last 4 days pa lang po yung lumilipas, ang nangyari po, nagising na lang po ako na isang madaling araw, umihi po ako, hirap na hirap po ako sa pag-ihi, makirot na makirot. So that time po, sabi ko, ang unang pumasok sa isip ko, hindi kaya ako meron akong prostate problem or prostate cancer. So kinabahan po ako talaga. Kasi sabi ko po, hindi pa ako nagiging milyonaryo sa health belt eh. Meron na akong problema. So ang ginawa ko po, dali-dali po, kasi 3 days ko na po yun na nararamdaman, hindi ko po pinansin hanggang makirot na noong yung ika 3 days po niya. Ngayon po, ang ginawa ko po, tinimpla ko po yung isang bote ng green barley po. Ang ginawa ko, nilagyan ko apat na heart plus ang nilagay ko po sa isang bote. Ngayon po, ininom ko po yun, kalahating bote. So, ginawa ko po lang yun for one day. Umaga, tanghali, tsaka yung gabi. Pero ang good news po, yung kung maghapon lang po na pag-inom ko po, nawala po yung kirot dun sa pag-ihi ko po. And last po, yesterday lang po, yung aking naging experience na naman sa product, sa pakikialam ko po dito po sa pinagawa pong tindahan, dahil relax ko nga po ito, naglinis-linis po ako sa paligid nito hanggang nakaapak po ako ng bubog ng bote. Ngayon po, nung naapakan ko po yun, hindi po maampat yung pagdugo. Ang daming dugo na nawala dun sa paa ko, sa talampakan ko. Ang ginawa ko po, buti na lang nakapaglagay po ako ng isang bote dun sa bag ko. Binudburan ko po ng powder yung sugat. Tapos po, yung unang lagay ko po, hindi po naampat yung pagdudugo. Pero yung pangalawang paglalagay ko po, naampat po yung pagdudugo. At nakakatawa po raw, kaninang umaga, nung tingnan ko po siya, nakatikom po yung sugat. So marami po ang mga in terms of health po, hindi lang sa health ko, kundi pati sa family ko po, yung tatay ko nawala po yung pneumonia niya dahil sigit sa green barley din. And aside po dyan, ginawa ko po itong company na ito, na kahit paandap-andap po, pawala-wala po ako, sa inabot ko po na 8 years dito sa company, sabi natin mga 4 years kasi nawala po ka na 4 na taon, nag-income na po rin ako dito sa company ng
667,100 pesos po. Kahit po patigil-tigil ako, nagkaroon din po ng konting result. Ang nakakatuwa po dyan, nakapag-extension po ako doon sa side ng bahay namin na pinagawa ko po sa tulong po ng Green Barley. Kasi nag-pursue po ako na mag-gawin po itong business noong 2018 po ng September na nagsimula akong i-workout talaga. Tapos po, noong December po, pinagawa ko po yung extension ng bahay namin. At nakakatuwa po, yung latest po ngayon, eto pong tindahan po ng misis ko. Pag nag-left na po itong COVID na ito, pwede niya na pong pagtindahan at pwede na rin pong maglagay po ng green barley dito sa loob niya. So sa tulong po ng Healthwell, eto na po ngayon, saan po ako nandito na nagsasalita, eto po mismo yung venue na ginawa ko po na pinagkuhanan. Kumbaga, masarap pala sa pakiramdam na nakikita mo po yung result. Medyo hindi po yata na ilagay dito sa slide yung picture po nitong napagawa ko. Ayan. So, sa mga hindi pa po sumusubok ng barley, sumubok po kayo. Kasi po, sa ngayon, sa ibang company, natanggalan ng mga empleyado. So, pero dito po sa atin, bubuhos po yung biyaya. Nakakatulong po tayo sa health ng mga taong nabibigyan natin at share natin ng product. At the same time po, marami po tayo natutulungan na mabago po yung buhay nila in terms of financial. So yun lang po yung maishishare ko sa ngayon po dito po sa ating mga kasama po sa Healthwell. Unang-una po sa lahat, magpapasalamat po ako kay Ma'am Vicky Sasakan Espiritu at kay Sir Joey Espiritu po na dinala po ito pong ating Healthwell International Corporation na company. Pangalawa po, nagpapasalamat din ako kay Ma'am Cora Medel at kay Sir Mel Medel po dahil walang sawa po silang sumusuporta sa amin. At kay Coach Lobby Kalimag, salamat po sa pag-support sa mga distributor po namin. And aside po dyan, nagpapasalamat din ako kay Sir Jeffrey Herpacio po na dinala niya po ulit ako sa pangalawang pagkakataon po dito sa Healthwell. Kung ano pa man po yung meron po ako ngayon, marami po akong utang na loob kay Sir Jeff. At sa mga distributor ko po na walang sawa po na sumusuport din, na nagsisikap, katulad na lang po ni Ma'am Gemma Martin, na talagang araw-araw na umiikot. Kay Nanay Carmelita Makapagal na kahit senior citizen po, sinisikap pa rin na i-share po yung barley. So nagpapasalamat po ako. Kay Ate Josie, ayan, maraming salamat. At sa iba pang mga distributor po sa mga senior citizen po na mga walawang sawang sumusuporta po sa Talutong Maybaysia, maraming salamat po. So, unang-una po, kay Lord po yung pampuri at pasasalamat. So, wonderful morning po sa ating lahat. So, yun lang po. Thank you so much, Sir Orly Calderon. Palakpakan po natin ang kanyang mga testimonies. Hindi lang po isa, purong-purong po talaga ng biyaya. Tatlong testimonies para po kay Sir Orly. And kay Ma'am Myla, maraming salamat po. Yan nga po yung pagpapatunay na ang produkto natin ay talagang proven, tested, tasted, and trusted. So, mahirap po kasi sabihin natin product maganda lang, pero tayo mismo po ang mga buhay ng saksi kung gaano kaganda ang ating produkto, di ba? Yan nga po, sabi nga kanina, yan ang mission ng kumpanya natin, matulungan lalong-lalo na may mga concerns pagdating sa kalusugan. And everything will follow. Unahin po natin tulungan ang mga may karamdaman dahil Israel. Kaya ang company natin ay health, wealth, health muna, diba? Kalusugan, and then yung wealth susunod na po. Kaya eh.